Magandang hapon po sa ating pong buong lalawigan ng Cagayan. Narito po tayong muli para po sa isa na namang episode ng ating pong programang Buhay na Aklat, the CPLRC Human Library. At ngayong hapon pong ito ay napakaswerte po natin dahil nga po meron po tayong isang bisita na talaga namang kapupulutan natin ng aral at inspirasyon sa ating pong mga manonood. Kaya sa aming pong pagbabalik, tunghayan po ninyo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Study tips ni Gov Mamba. Huwag mag-rely sa Google, magtanong sa librarian. Maaring ang mga impormasyon makukuha sa Google o internet ay hindi reliable. Mas maigi pa rin na magtanong o humingi ng tulong sa isang information specialist o librarian at silang mag-process ng mga information needs mo. At narito po tayo ngayon sa ating unang bahagi ng ating pong kwentuhan with our guest. Ngayon pong araw na ito ay makakasama natin ang isa po sa mga kilala bilang isang leader dito po sa ating lalawigan, isang head ng isa pong paaralan, isa pong university dito po sa Cagayan, at binigyan niya po tayo ng pagkakataon para sa ganun ay masigit po natin siyang makilala. At ngayong hapon po, atin na pong tutunghayan ang kwento ng ating pong guest. Ma'am, magandang hapon po. Kayo na po ang magpakilala sa inyo pong sarili. Magandang hapon po sa ating viewers mula sa Cagayan hanggat sa iba't ibang bayo. Ako po ay si Esther Susan Perez Marie. Ako po ay pinanganak at lumaki sa Tuguegarao City. So ako ay very familiar po sa ating paligiran. Ako po ay anak ni Victor Totoy, yung inyong mahal na Sir Totoy, opo, Ventura Perez at Esther Susan Nigidula Perez. Ang ama ko po, nung siya ay nabubuhay, ay nakilalang bilang isang educator dahil siya po ay naging presidente ng University of Cagayan Valley for 40 long years. Siya din po ay kilala sa larangan ng politika dahil siya din po ay naging politiko ng 40 years. So, 21 years po siyang konsehal sa Tuguegarao City, 10 years as vice mayor of Tuguegarao City, and 9 years as board member, 3rd District of Cagayan po. So, mahabang career sa politiko. At siya po ay kilalang kilala sa Kawanggawa. Opo. Ang akin naman pong ina ay si Esther Susan N. Perez, isa pong retired teacher na dating nagturo sa Cagayan Teachers College, Home Economics po. Ang akin namang asawa ay isang banyagang namiling mamuhay dito sa Tuguegarao. Marahil dahil na rin po sa pagmamahal. Yan. So dito na po kami tumitira sa Tuguegarao at siya po ay permanent resident na ng ating bayan. Ako po ang pagkasalukuyang presidente ng University of Cagayan Valley po. Magandang okay. Hapon muli. Yan. So, ayan po, nakilala po natin ano, yung pinagmulan ni Ma'am Susan. And ngayon po, ma'am, tingnan naman po natin, balikan naman natin konti yung inyo pong kabataan. Ano? Kasi po, part po ito ng, kumbaga, mas, para mas higit pong na maintindihan at madama ng ating mga manonood yung pong paano po ba kayo nag-umpisa nung kabataan po ninyo? Kumusta po kayo, ma'am, nung bata po kayo? Yeah. So, tulad po na nabanggit ko, ang aking ama ay isa pong importanteng tao. Mm-hmm. Ngunit, ang aking ama ay isa pong napaka-humble na tao. Alam naman yata ng karamihan ng taga-Cagayan yun. Yeah. So, ang aking childhood, eh, meron namang sense of normalcy. Oh. Naglalaro, nadadapa, bumabangon, napapagalitan, nasesermonan, nauutusan. Kasama lahat yun sa buhay ng isang bata. Opo. At normal ang aking buhay dahil hindi kami tinratong espesyal. Kahit na ang aking ama ay presidente ng CTC noon, hindi nagkaroon ng favoritism ang teachers dahil ang bilin sa kanila is treat them like normal children na walang special treatment at let them work hard for their studies. At yun po yung pamamalaki sa amin. Kaya ang pakiramdam ko, may sense of normalcy po ang aking childhood. Opo. Isang bagay na naaalala ko ay marami po akong kaibigan. At nung mga panahon na yon, bata ka pa, iisipin mo balang araw mawawala ang iyong mga kaibigan. Pero
baliktad po ang nangyari kasi hanggang ngayon yung mga kaibigan ko noon ay kaibigan ko pa rin ngayon. Mm-hmm. Ang mga BFF ko noon tulad ni Tony Valencia at ni Julius Reyes, sila pa rin ang aking mga nakakasama ngayon. Okay. So, tuwan-tuwa po ako dahil lifelong friends ang nangyari dun sa childhood friends. So, yun nga po, may sense of normalcy. Opo. Ma'am, kumusta po yung balikan lang natin si Sir Totoy. Opo. Na kilala po ng lahat, ano. How is he as a father po sa inyo? Nako, napaka-loving po. Napaka-loving, maganda ang mga turo. Laging nagtuturo na maging humble. Mm-hmm. Laging nagtuturo na magtipid. Mm-hmm. Kuripot po. Alam kong alam naman yun ng karamihan. So, natuto rin po akong maging matipid. Mm-hmm. At siya po ay talagang napakabait na ama. Naalala ko minsan, may biyahe kami sa Girl Scout, hinahatid sundo kasi ako niyan sa mga camping. Opo. Medyo nauumpog yung ulo ko. Tinigil niya talaga yung sasakyan at nilagyan ng unan yung aking ulo. Mm. At nakita yun ng aking mga kasama sa tropa. Opo. So, napaka mapagmahal at bibigyan kanya ng independence pero aalalayan ka rin niya. So, napakaganda ng kanyang pagpapalaki. Opo. Kaya yun naman, ninais kong bumalik. Mm-hmm. Para ipagpatuloy ang kanyang legacy dahil naramdaman ko yung pagmamahal niya at naramdaman ko yung importansya na ipagpatuloy ang kanyang legacy, which is to provide quality education to the masses. Oh. De kalidad na edukasyon po para sa masa. Opo. So, talagang makikita mo po, no? Kasi alam ako po ay, kumbaga, bata pa nung first time ko pong narinig si Sir Totoy, no? When I was in college po, parang counselor po ata siya noon that time. And talagang ang mga tao talaga, ma'am, ano sa kanya eh. Yung kumbaga, believe na believe. Yeah. And then, kasi very down to earth. Ma'am, ito naman, sa part naman ng mother po ninyo, mm-hmm. How is she naman as a mother po sa inyo? Yeah. Of course, ang aking mother ay very loving din. Okay. Pero medyo opposite sila. Kasi si Papa mm-hmm. yung sobrang lambing. Ang nanay ko naman po, siya yung stricto. Stricto. Kaya ang ganda ng balanse. Opo. Kaya pinalaki kami ng balanse. Dahil siya naman yung strict, si Papa naman yung medyo kengkoy, masaya mm-hmm. lagi. Opo. Kasi di ba joker ang tatay yes, ko, yes. Alam naman ng lahat yan. Mm-hmm. Nanay ko yung straight shooter at strict. Pero lagi pa rin, siyempre, mapagmahal. So, yan po, ano? Intro pa lang po yan, mga mga kapatid na nanonood sa atin po ngayong hapon. At ngayon naman, ma'am, isa rin po sa mga tatanungin natin. Kumusta po kayo nung elementary and then nung high school po ninyo? Mm. Opo. Nung elementary, ako po ay isang naging sakitin na bata. So, madalas ako'y nasa loob lang ng bahay kasi kinakatakutan na ako'y magkasakit dahil ako po ay asthmatic noon. Mabuti naman, na-overcome ko naman po. So, yung pagiging active ko, nabawi ko nung high school. Medyo elementary, sakitin, naka-recover. Naging very active naman ako nung high school. So, naging Chief Girl Scout Medalist ako. Ako yung unang-una sa Cagayan. Tapos, na-awardan din po ako ng Ayala Corporation ng Gabriela Silang Award. Ito po ay dahil sa Leadership Award na namili po sila sa buong bansa kung sino yung pwede. So, dun bumawi nga ako dahil sa Girl Scouting nung high school. Opo. So, in short, ma'am, kumbaga, it was an ordinary life with an extraordinary achievement. Kasi hindi naman po lahat talagang nakakakuha ng ganong achievement, ma'am. No? Ma'am, ito naman, kumusta naman yung bilang isang nagdadalaga? Karoon na rin po ba kayo ng crush-crush noon, ma'am? Syempre. Natural po yan. Yeah, marami tayong mga crush. Yes. Later na lang ako nagseryoso sa buhay, pero maraming crush nung high school. Opo. Syempre, ganun. At kagandahan kasi, maliit pa ang Tugigaraw nung araw, right? Opo. Hindi pa tayo city. Nung mga panahon na yon, meron pong inter-school collaborations or parties na nagkakakilala ang mga bata na ibang eskwela. Opo. So, napakaganda kasi napakalawak ng iyong social circle. Mm. So, sa social circle na yon, maraming naging crush. Natural po. Yan. Yes. So, kinikilig din pala si ma'am no? Yes. Sa ating mga manunood. So, it's really a normal thing naman yung mga ganyan po. No? Yes. So, ngayon ma'am, kumusta po yung unang kurso ninyo when you were in college? Yes. Paano po kayo nag-decide to get that course? Yes.
So, unang-una, di ba po, nakwento ko kanina, nabanggit ko na nung lumalaki ako, elementary, ako po ay naging masakiting bata, mm-hmm. asthmatic po. Opo. So, minarapat ko po na mag-aral ng medisina. So, bago ka maging student na Doctor of Medicine, kinakailangan po na maging pre-med student pre-med, muna. Opo. So, ang tatay ko po ay nag-graduate sa University of the Philippines at Los Baños at dun din po ako nag-decide na mag-college. Mm. So, ang aking unang kurso po ay Bachelor of Science in Zoology, okay. pre-med. Yun po yung pre-med ko sa UPLB. Mm-hmm. At hindi ko naman pong inaasahan na madadagdagan pa pala yung mga kurso ko in the end. So, itutuloy ko na po. After pre-med, nag-medicine na po ako sa Our Lady of Fatima. Balikan ko lang ng konti yung pre-med ko. Ako po ay na-awardan as most outstanding researcher nung gumraduate ako. Dahil sa aking pioneering study among Philippine bats at ang paggamit ng electron microscope for the first time in the Philippines. Oh, so, yun okay. Yung po yung sa pre-med. Yung sa medisina naman po, ako ay nag-aral sa Our Lady of Fatima University. At ako po ay pinagpala na pinadala sa Amerika bilang isang student clerk or clinical clerkship sa Brooklyn, New York po. Okay. At a few years later, 2016-2017, ako din po ay inawardan ng Our Lady of Fatima as Distinguished Alumna Award because of my contributions po sa cancer research. Matapos po ang aking pagmemedisina, nagkaroon ako ng opportunity habang nagtatrabaho na po ako sa Amerika na bigyan ako ng scholarship in forensic medicine. Okay. Master's in Forensic Medicine, ito po ay tinapos ko sa Philadelphia College of Osteopathic Medicine. Mm-hmm. At sa hindi inaasahang panahon, nadagdagan pa po ang aking mga kurso, naging apat. Na natatawa ako kasi ngayon pag naiisip ko paano ko ginawa yun, katakataka talaga. Yung pang-apat na kurso ko po is yung PhD ko in Education, Major mm-hmm. in Organizational Leadership. Opo. Yun po ay tawag ng pangangailangan dahil po nung maging university ang University of Cagayan Valley in 2010, pinaalam na sa akin ng aking mahal na ama na ako yung nakikita niyang papalit sa kanya balang araw. Opo. So, ang sabi niya, doktor ka na, pwede na. Kasi ang requirement, doktor. Ang sagot ko naman po sa kanya, kakaibang field po ang medicine at ang edukasyon. So, minarapat ko pong mag-PhD in Education, Major in Organizational Leadership. At ito po ay inaral ko sa North Central University, Phoenix, Arizona, USA po. Mm. So, yun po yung pag-fulfill ng requirement para maging presidente ng isang universidad. Yeah. At sumunod na doon yung pag-uwi ko sa Pilipinas. Pagka-graduate ng 2018, umuwi ako ng 19. Opo. So, napaka, ano po, no? Napaka nakakamangha on our end po na ngayon po ay naririnig po namin ito mula sa inyo kasi never na nagkaroon po ng chance na mas makilala kayo ma'am ng mga manonood natin. So sa aming pong pagbabalik mamaya, tunghayan po ninyo paano naman yung pinagdaanan ni ma'am bilang naupong presidente ng UCB. Sa aming pong pagbabalik, tunghayan po ninyo. The Cagayan Provincial Learning and Resource Center welcomes you to the preview of the CPLRC website. The objective of this website is to make our services reachable beyond boundaries. The news feed section will serve as a news column of the CPLRC. The programs section, as seen in this homepage, serves as a portal to view some of the major programs of the CPLRC, which will be directed to the gallery section. The gallery section of the website exhibits photos of the programs initiated by the CPLRC. The CPLRC website features an e-resources portal which consists of 6 databases. You may visit our CPLRC page to request for an access, or you may contact us at our Elvira Messenger account. The online programs section of the website exhibits all episodes of the Children's Show and Human Library of the CPLRC. You may contact us in this section and expect a response within 24 hours. Please
please visit cplrc.org to know more about our website. Thank you for watching. Kayon po sa ating ikalawang bahagi po ng ating talakayan ay babalikan naman po natin at tunghayan natin yung kwento naman na nabanggit kanina ni Ma'am Susan, ano, regarding po doon sa kanyang pag-aaral at the same time yung pong kanyang struggles along the way. Kasi ang dami po niyang natapos. So, Ma'am, paano po ninyo ginawa yon? Ano ba yung mga struggles po na pinagdaanan po ninyo noong mga panahong yun? Yes. Ang napakahirap po kasing pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Opo. Ang nangyari po kasi habang nagmamasters ako in forensic, nagtatrabaho na rin po ako sa Memorial Sloan Kettering Cancer Center sa New York City at nagmamasters naman ako sa Philadelphia, Pennsylvania. Opo. So napakahirap po kasi linggo-linggo meron kang hinahabol na deadlines at ganun din po sa pagdodoktor, ako po ay naging physician scientist sa Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. At ang trabaho ko po umaabot ng 8 to 12, minsan pag napaka-busy po hanggang 16 hours sa isang araw. So, bukod sa napaka-busy sa trabaho, andun din yung deadlines ng pag-aaral. At minsan nagtaka din ako kung saan ko hinuhugot yung lakas. Opo. Dahil paano ko nagawa yun? Hanggang ngayon nagtataka pa rin ako. Pero nagawa. Gawa na rin siguro ng focus at determination at pagmamahal ng aking pamilya dahil lagi nilang sinasabing kaya mo yan. Opo. Lagi nila ako ine-encourage. Ang hindi siguro nila na-realize tuwing sasabihin nilang kaya mo yan, eh pressure yun sa akin. Yeah. So nagpursigi ako, tsaka habang natcha-challenge ako, eh ginusto ko rin naman po mag-aral ng maayos. Opo. So yun po yung aking naging inspirasyon is to be someone better than I was before. Yeah. So, sa mga katulad din po ni Ma'am yung pinagdadaanan ngayon, hindi po kayo nag-iisa. No? Yes. So, ibig sabihin po, marami rin po tayong mga katulad ni Ma'am na pinagsasabay yung pag-aaral at the same time nagtatrabaho. Kasi alam po natin, Ma'am, na lalo na po dito sa atin, sa lugar natin, no, marami yung mga working students. Yes. And sometimes, most of them minsan nawawalan ng pag-asa. Correct. Dahil mahirap yung buhay. So, talagang isa po yan sa tingin ko, Ma'am, makakapagbigay sa kanila ng inspirasyon na kaya naman talaga. Basta focus lang. Focus at pursigido po. At pursigido. Yeah. Isa pa po is napaka-importante po kasi na tignan mo kung saan yung direction mo sa buhay. Okay. At yung career path, ipapantay mo yan sa iyong aral na ginagawa. Isa pa po, sa struggles ko, dadagdag ko na rin po. Dahil nasa ibang bansa po ako noon, natural lang po na ako po ay na-homesick na madalas. At ang pakiramdam ko, marami ring working students dito na, halimbawa, taga malayo, nararamdaman din nila yung pagka-miss sa pamilya. Opo. Because totoong-totoo naman po, there is no place like home. Like home. Kaya nga po ako napauwi at napabalik sa Tugigaraw, totoo, walang ibang lugar. There's no place like home. So, yun. And in fact, when I left for the US, nakaka-guilty po. Kasi alam na alam ko na naging bahagi ako nung brain drain na tinatawag. Nung mga pinag-aral, tinawag ka pang scholar ng bayan, pero umalis ka naman sa bayan mo. Opo. So alam ko mula simula na balang araw babalik ako. At babalik ta rin ko naman po yung tinatawag natin na brain drain. Brain drain. So ngayon ang tawag ko sa kanya dahil ako, after my training in the US, after my education in the US, ako naman ang magbibigay balik or to give back. Opo. To my province, to my city, to Tugigaraw, and of course, to the Philippines as a country in general, ako naman ay magbibigay. So, yun yung tinatawag ko pong reverse brain drain. Oh. At yun po ang aking inspirasyon sa mga aking ginagawa ng mga araw na to. Yan. Ma'am, maganda pong inspirasyon nila yan, lalo dun po sa mga katulad din po ninyo ng ibang bayan. And siguro naman, baka lang naman, gusto niyo lang rin bumalik, no? At magsilbi sa ating pong inang bayan, yung po sinasabi. Ma'am, madako po tayo dito sa ano, sa pangalawang tanong, no? Ano po yung pinakauna ninyong work? Ano yung una ninyong trabaho? Granting na natapos po kayo ng medicine. So, ma'am, balikan lang po natin 'yon. How was it
ano ba yung klase ng buhay meron kayo that time? Yes. Mm-hmm. Siyempre, yung mga umpisa sa Amerika is always a struggle. Mm-hmm. Lahat tayo may pinagdadaanan na hirap, malayo ka sa iyong pamilya, naninibago ka sa iyong paligid, at wala kang kasama kung hindi sarili mo. Mm-hmm. So, yung unang trabaho ko po ay isang physician scientist po. Okay. Sa Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York City, na hindi rin madali ang naging proseso. Kasi syempre kailangan katakot-takot na aral. Opo. At nakakatuwa po yung unang interview ko doon kasi sobrang excited ako. Kasi opo, unang trabaho ko sa Amerika, batang-bata ako, doktor. So syempre excited ako. Tinitingnan ko yung relo ko at pakiramdam ko malilate ako, yung pala hindi pa ako late. So tumakbo ako ng napakabilis, nabang ko yung pinto nung mag-i-interview sa akin, nagulat siya. Sabi niya, "Wow, you have a lot of energy. I like that." So yung first impression niya sa akin, mataas daw yung energy level ko at nagustuhan niya kagad. So sabi niya, "Take it easy, take a few breaths and then I'll interview you. We'll sit down." Dun, ang ganda kagad nung rapport. Kasi ang nakita pala niya sa akin, yung pagtakbo ko na mabilis at yung pagbangko ng pinto, na na-worry ako kasi baka isipin, ano ba naman to, di ba? Oo po. Ano ba to, biglang magbabang ng pinto. Hindi ko naman sinasadya. Sobrang excited. So yun yung unang-unang experience ko na napaka-positive. Kasi sinabi niya kagad, "You have a lot of energy, I like that in you." Tapos pinasok na niya dun sa interview yung paano gagawin sa trabaho, ano yung qualifications mo as a medical doctor, as a researcher, as a scientist. Yun po. At nanibago din po ako dun sa mga tanong niya dahil kakaiba. Okay. Iba ang level ng siyensya sa Amerika at iba yung sa atin. Iba rin yung natutunan ko dito. Pero nakalusot naman sa awa ng Diyos at nakapagtrabaho ng maayos. So, ikukwento ko rin po sa inyo ang mga susunod kong naging trabaho pagkatapos po ng Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Napasali po ako sa pharmaceutical companies, ilang companies din po yon. At ang aking naging trabaho ay taga-develop ng anti-cancer drugs. So, yung development ng anti-cancer drugs, dumadaan po yan sa masusing investigasyon ng Food and Drug Administration. At ako po yung kasama sa hinaharap ng mga pharmaceutical companies to evaluate the safety, yung pong tungkol sa safety, kaligtasan ng mga gamot, at efficacy, yung pong lakas ng gamot. So kami yung nag-evaluate nun, sinasubmit sa FDA for approval, at ngayon po, ilan sa mga drugs na yon tulad ng Yervoy, Pembrolizumab, Herceptin, at marami pang ibang gamot ay ginagamit na po sa mga clinics, sa mga oncology clinics. So nagtapos ang aking career sa Merck Sharp & Dohme, at kami po ang nag-develop ng bromodomain inhibitors at pembrolizumab, which is immunotherapy po yon for the treatment of cancer. Iba, bukod po yon sa chemotherapy, ito po ay immunotherapy. Doon nagtapos ang aking career sa Amerika. Opo. Bago po kayo bumalik na rin, yes, ma'am, sa ano. Yan. So, ngayon naman, ma'am, mapunta tayo doon sa susunod na tanong, no? Regarding po dito sa buhay ninyo bilang isang university president. Alam kasi po ng marami na pag presidente ka, parang isa ka sa most powerful person sa isang university or isang school, pero hindi nila alam yung pinagdadaanan. At ngayon po, gusto po naming isalaysay po ninyo sa amin. Kumusta naman yung buhay ng isang president? So, ma'am, paano po kayo naging university president ng UCV? Yes. Mahabang kwento, pero iiklian ko na lang po. 2007, kinakausap na ako ng aking mahal na ama tungkol sa pagiging presidente. Okay. At sinabi niya sa akin na ikaw talaga yung nakikita ko. Napapalit sa akin. Ngunit nung panahon na yon, nasa peak po yung aking career sa Amerika. Okay. So, ang napaka careless or carefree na sagot ko is, "Oh, huwag mo na isipin yan, Papa. Matagal pa yan. Hindi ko iniisip yan. Basta ako, nandito ako sa Amerika, nag-uumpisa yung career ko, maganda, tsaka na natin isipin." So, in other words, hindi ko masyadong in-internalize. Opo. 2007. Dating ngayon ang 2010. Ang UCV ay naging UCV. Naging si Cagayan College Estuguigaraw, naging University of Cagayan Valley. Yes po. Nung naging University of Cagayan Valley, syempre umuwi kami dito to celebrate
the big event. At doon kinausap na naman ako ng mahal kong ama ng masinsinan at eto kulitan na talaga. Opo. So, ang sagot ko sa kanya, di ba pa, sabi ko noon, nag-enjoy pa ako sa karir ko, ganyan. Ngayon, pag-iisipan ko na. Pero ang gagawin ko siguro, and partly because I was buying myself more time, and also because I wanted to fulfill a qualification, ang promise ko sa aking ama, don't worry. Mag-PhD ako, PhD in education, major in organizational leadership. Kasi matagal ko nang iniisip kung paano. Opo. Ngayon, kung major in organizational leadership, anywhere you go, pwede mong gamitin eh. Mm-hmm. Mapa-university president ka, yes. Mapapunta ka sa ibang kumpanya, pwede lang. Pwede, opo. So, I was giving myself options. So, open pa. Hindi ko pa sinasara. So, sabi niya, sige. So, fast forward 2018, natapos ang aking PhD. Sabi niya, tapos ka na. Eh, sabi ko, ito nga pa, naalala ko to kasi birthday niya. Umuwi ako, April 14 yung defense ng aking dissertation. Opo. April 20 ang birthday ng aking mahal na ama. So, April 18, sumakay ako ng aeroplano, bit-bit ko yung aking dissertation na libro, tapos na. At iyon ay niregalo ko sa kanya ng kanyang birthday. So, sabi ko pa, ito tapos na. O ano na usapan natin? Pinag-usapan namin ulit ng masinsinan at sabi niya, kailangan ko na rin magretiro. So, sige po, 2019, uuwi na ako. So, yun yung nangyari. And I was unanimously selected naman by the Board of Directors. Opo. So, yun po, natuloy na. September 5, 2019, I was installed as the first Lady President ng University UCP. Of Cagayan Opo. Valley. Opo. Yan. Pambalikan lang po natin ano, yung pagkakataong napapayag na kayo, no? Ano yung sa tingin po ninyo, ma'am, triggering point? Bakit pumayag kayong maging university president despite na ang ganda na ng buhay po ninyo sa Amerika? Yeah. Ano po yung naging dahilan po ninyo? Yeah. Ganito po kasi yan. Pinag-isipan ko na mabuti at maraming taon na rin ang lumipas na sinasabihan ako ng aking tatay na ako yung nakita niya na papalit sa kanya. Napakahalaga po kasi sa aking ama nung kanyang legacy. Ano po yung kanyang legacy? Ito po yung pagbigay ng dekalidad na edukasyon para sa masa. In fact, ang filosofiya po ng University of Cagayan Valley is every man, irrespective of creed and economic status, has the inherent right and access to quality education. Yun po ang pabalik-balik na pumapasok sa aking isipan na naisapuso ko na rin. Opo. So, minarapat kong ipagpatuloy ang legacy ng aking tatay dahil ako rin po, tulad niya, ay naniniwala that education is an equalizer. Mm-hmm. Bakit po natin tinatawag na education is an equalizer? Ito po yung nagpapatag ng daanan. Mayaman man o mahirap, magkakaroon ka ng oportunidad na umangat sa buhay. Mm-hmm. So, yun po yung naisip ko. Opo, napaka-importante po nung aking ginagawa sa Amerika dahil it was about saving lives. Anti-cancer drugs po kasi yon. Mm-hmm. Ngunit ito, sa ibang aspeto rin, you are also saving lives. Yes. Ibang pamamaraan lang. Mm-hmm. So ang naisip ko nun, hindi naman nalalayo yung gusto kong gawin sa buhay. Opo. It's still about saving lives. Ito lang, mas malapit sa puso ko dahil andyan na yung legacy. Ipagpapatuloy na lang yung legacy. So, yun po ang nag-udyok sa akin, umuwi at ipagpatuloy. At ako ay naging presidente ng UCP. Opo. Yan, ano. So, mga manonood po dyan, ano, siguro po ay excited pa kayong malaman pa ang mga karagdagang information about sa ating pong panauhin ngayon. Sa aming pong pagbabalik, tunghayan po ninyo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Study tips ni Gov Mamba. Iwasang magbabad sa gadgets. Pagpahingain ng inyong mata upang hindi ito masira. Huwag isabay o ubusin ang oras sa paglalaro ng online games upang mas makapag-focus sa iyong pag-aaral at magawa ang iyong assignment. Ngayon po sa ating huling bahagi ng ating pong kwentuhan, ano, alamin naman po natin yung mas detalyadong buhay ni ma'am sa kanyang pagiging university president. Ma'am, paano po ninyo sinisimulan yung araw ninyo bilang university president muna? Yeah. Ano yan eh, depende yan sa naging sitwasyon
the day before or the week before, depende yan sa kung ano yung priorities. Mm-hmm. Siyempre, meron tayong urgent and important or urgent or important lang. Yung mga ganun, kinakategorize ko lahat yan. So, bago ako matulog, inaaral ko muna kung ano yung dapat kong maging priorities. Opo. At gumagawa ako ng checklist bago matulog. At pagising ko kinaumagahan, chine-check ko yung aking priorities at chine-check ko rin yung emails, messages, kay Messenger, kay Viber, kay ano pa. Chine-check ko lahat yan para malaman ko kung ano yung dapat na priorities. Opo. From there, nagkakape pa lang ako, maagang-maaga, marami na akong kausap sa telepono. Busy na kaagad ang aking umaga. Mama, nung oras po kayo nagigising? Paiba-iba po. Depende kasi napupuyat din eh. Okay. Paiba-iba naman. Yeah, no? Opo. So, ma'am, bilang ano, bilang isang university president, no? Ano naman po yung sa tingin ninyong mga biggest or even small challenges na pinagdaanan ninyo along the way? Yes. So, sa palagay ko, ang pinakamalaking challenge na dinaanan ko as university president, yung kauupo ko lang bilang university president, pumasok na po ang COVID-19 pandemic. Oh, so, yun okay. Po ay nakakatakot, nakakayanig. Mm. Palagay ko naman lahat tayo ay nayanig sa sitwasyon na yan. Mabuti na lang po, ako ay isang medical doctor. So, nung nababalitaan na magkakaroon ng mga lockdowns, ang una kong ginawa ay gumawa ng protocol tungkol sa guidelines ng pagpasok sa university o hindi pagpasok, pag-quarantine. At nung lumabas nga po yung IATF guidelines, minatch ko, hindi naman nalalayo. So, yun yung una kong ginawa. Pero nakakagulat, nakakataranta, mabuti na lang din po ang UCV at ay nakahabol at nag-online kami kaagad within a few weeks. Okay. Kasi kung hindi, masasama sa 800 po na nagsarang eskwelahan during the pandemic. So, dahil sa mabilis ang aksyon, nasalo naman po at hindi naman masyadong naapektuhan ng COVID. Opo. So, ibig sabihin ma'am, talagang it was really a challenging job to decide, especially on the first part ng pandemic, no? Kasi yes, isipin mo yung mga estudyante, pangalawa, set up ng school, yes, kung paano magtutuloy-tuloy yung klase na hindi madidisrupt. So all of these things, talagang bilang isang presidente, natutulog pa ba kayo, ma'am? Hirap matulog ng mga panahon na yun. In fact, kailangan balikta rin ang strategy. Opo. Kasi baliktad ang mundo, so babalikta rin mo rin ang strategy. Mm-hmm. So ano po ang naging katapat ng COVID ng mga panahon na yun? Technology. Yeah. Sino ba ang magaling sa teknolohiya kung hindi ang mga bata? Mm-hmm. So ang ginawa namin sa UCV, hinanap namin yung mga estudyanteng magagaling sa technology at yung mga faculty na bata-bata para turuan yung medyo senior na, para hindi naman mahirapan. So, inalalayan namin one-on-one muna, tapos nagkaroon ng series of trainings. Oh. So, binaliktad namin yung strategy. This time, yung bata ang magtuturo. So, ganun po yung nangyari. Yes, ma'am. Yeah. Lalong-lalo na, ma'am, kasi most of our teachers din, sabihin na natin, hindi naman po lahat, no? Mm-hmm. Hindi rin ganun ka-in-depth pagdating sa correct technology. So, that's why, malaking bagay po talaga yung ginawa niya. Actually, it's a strategy na malamang, siguro ma'am, yung mga ibang school hindi nila ginawa. Kaya, more or less, nagsara po sila. Actually, ang isa sa mga pinakamahirap is yung effects ng COVID-19 pandemic. Mm-hmm. Yung after effect. Opo. Kasi nagkaroon tayo ng isang mundo na napakagulo. Mm-hmm. Meron tayong tinatawag na VUCA. Ito po yung tinatawag na after effect ng COVID-19 pandemic. Ano po yun? V for volatility, U for uncertainty, C for complexity, and A for ambiguity. Mm-hmm. Yun po yung total effect ng pandemya na nasubukan po tayo. Ano naman ang katapat nun na solusyon? Mm-hmm. So kung meron kang volatility na madaling sumabog ang sitwasyon o ang ekonomiya dahil sa hirap ng buhay, opo, kailangan naman ng leaders maging visionaries, yeah, para i-anticipate yung mga susunod na mangyayari. Mm-hmm. Sa uncertainty naman, kailangan gumawa ng maraming research para ma-undercover yung mga solusyon to the uncertainties. Opo. At pagdating naman sa complexity, kailangan ng leaders maging catalyst for change. At finally, yung ambiguity, kailangan natin magkaroon ng mga advocacies. Mm-hmm. Magkaroon ng advocacies para maituloy lahat
kahit na napakahirap ng buhay ngayon. Yun yung after effect kasi ng COVID na minsan parang ang COVID ay naging isang nightmare. Yeah. Tapos ngayon parang wala na, nakalimutan na natin. Nakalimutan. Pero ang totoong after effect ng COVID po ay yun tinatawag natin na VUCA. Mm-hmm. At pinag-aaralan po yan sa higher educational institutions. Opo. Ma'am, ngayon naman po, balikan naman natin, no? Kasi kanina po kinikwento ninyo that during the pandemic, talagang lumabas yung leadership skill ninyo. Mm-hmm. Ngayon ma'am, matanong ko, sa inyo pong palagay, paano po ninyo ilalarawan yung style of leadership po ninyo? Ang style ng leadership ko ay ang tinatawag na transformational leadership. Mm-hmm. Bakit transformational leadership? Huhubugin mo ang iyong mga kasama, mm-hmm, o kapwa-tao na maging leader din. Yeah. Na hindi forever followers. Yes. Kailangan maiangat mo sila sa isang sitwasyon na kaya nilang mag-isip on their own. Mm-hmm. So, independent thinkers. At kailangan maturuan mo rin sila mag-aspire na baguhin ang kanilang maging mga sarili. At ang pagbabagong yon ay hindi lang nila tatanggapin yung pagbabago, kundi yayakapin pa ang pagbabago. Yes. In addition, it's important na ma-inspire mo. Mm-hmm. Ma-inspire mo sila. So, inspirational leadership din. And finally, kailangan ikaw ay isang maging role model. Kasi mm-hmm, ikaw yung titignan nila bilang ehemplo. So, yun po yung characteristics ng leadership style ko, in short po. So, ma'am, bilang leader na sabihin po natin, transformational leader, alam naman natin po na hindi lahat kaagad-agad ay naintindihan yung klase ng leadership style ninyo. Paano po ninyo ito ni-resolve along the way? Mm-hmm. Especially those na hindi nila alam na ganito pala si ma'am. Pero yung unang tingin ko sa kanya, parang istrikto ito. Parang hindi ko alam kung siya ba ay namamahiya o ano. Paano po ninyo prinoseso yun, ma'am, sa inyo pong mga staff? Yeah. Sa bawat interaction, okay, inaaral ko rin naman. Mm-hmm. Pag nakita ko na mukhang naging mahigpit ako, pagtsatsagaan kong ipaliwanag kung bakit. Okay. Para makita rin nila yung reasoning behind. Opo. Kasi minsan hindi lang nila naintindihan dahil hindi nila nakita yung rason kung bakit. Opo. Sa experience ko naman, pag naipaliwanag ko na, naiintindihan naman. Mm-hmm. Minsan yung iba mas mabilis ang pick up. Yung iba naman, syempre uulit-ulitin pero okay, mm-hmm, lang. Pero habang tumatagal ang panahon, nagtutugma-tugma din naman. Opo. At nagkakaroon din ng unity in the end na ganun pala. Opo. You know? So, a matter of tiyaga. Explanation. Yes, ma'am. Opo. Ma'am, were there experiences na parang sa tingin po ninyo yung mga decisions that you made became a life-changing experience sa inyong mga staff? May mga ganun na rin po ba kayong mga experience sa kanila? Siguro more on life-changing for me. Yeah, okay. For me, pinaprocess ko lahat ng nangyayari sa pang-araw-araw, mm-hmm, at iniisip ko rin kung meron ba akong dapat baguhin. Opo. Kasi magkaiba yung pinanggalingan. Galing ako, yes, Amerika, straight shooter. Opo. Ako. Ang Pilipinas has, of course, its own culture. Mm-hmm. And of course, yung kultura na yan, nag-adjust din po ako ulit. Kasi Opo. 22 years akong nawala eh. Yeah. At nagtrabaho sa ibang bansa, iba yung standard, iba yung style. So lahat yun, nag-adjust ako. Mm-hmm. At ngayon, feeling ko naman I'm now adjusted after almost 4 years. 4 years na, yes, po. Opo. Okay. So, ma'am, dito na po tayo sa kasi nabanggit nyo na po kanina, yung karakter ng isang leader dapat. Kailangan siya role model. Mm-hmm. Kailangan po siyang mag-create ng, kumbaga, you create another leader through, mm-hmm, you. Diba? Yes, ganun, yes, po yung, yes, prinsipyo ninyo. Ngayon naman, ma'am, sa huling bahagi natin, ano po yung maipapayo nyo muna, no? Mm-hmm. Sa una, sa inyo pong mga empleyado. Mm-hmm. Pangalawa, sa mga magulang na stakeholders po ng ating university. Ganun din po sa mga estudyante natin. Para po, kumbaga, mas higit nilang maintindihan ano ba yung advocacy ng UCV, mm-hmm, sa pamamagitan po ninyo bilang presidente. Yes. Nabanggit ko na rin po kanina at ito ay magiging payo ko mapa-empleyado man, Opo, mapa-estudyante, mapa-magulang. At
ito ay education is an equalizer. Mm-hmm. Binanggit ko na po kanina na ito yung nagpapatag ng ating playing field na mayaman o mahirap, nagkakaroon ng oportunidad umangat sa buhay. Mm-hmm. So, sa mga estudyante, seryosohin ang pag-aaral dahil nagkaroon na kayo ng opportunity na ipatag ang playing field. Opo. So, yun din po ay in alignment with our philosophy, every man, irrespective of creed and economic status, has the inherent right and access to quality education. Yeah, at gusto ko rin pong banggitin, this year UCV will be 75 years old. Okay. This year po. And ang magiging tema po ng celebration ay true to its humble beginnings, steadfast in advancing education as an equalizer for humanity. Yun po ang tema ng 75th anniversary ng University of Cagayan Valley. Yan. So, ayan po no, mga kababayan natin na nanonood dyan. Isa pong napakaganda talagang pagkakataon na marinig po natin yung mga sharing ng ating pong panauhin si Ma'am Susan Esther Mari. And hopefully po no, sa mga susunod na episode ay magtuloy-tuloy po tayo sa inyo pong panonood sa amin. So ma'am, dako na tayo sa fast talk. Okay. Opo. Lahat po ng aming pong mga panauhin dito ma'am ay dumadaan dito sa fast talk na ito. And we would like also na ma-experience nyo din. No? Sige. Ito pong sige po. Fast talk na ito. Ma'am, kung ikaw po ay isang aklat, ano po ang genre ka? Marahil siguro ang masasabi ko, non-fiction. Okay. Kasi ito ay nakabase sa tunay na pangyayari sa aking buhay. Ma'am, kung bibigyan ka ng pagkakataon na bigyan mo ng title yung iyong libro, ano pong title nun? Ah, maganda yan. Kasi kanina paulit-ulit ko nang sinasabi na ang advocacy ako ay ang pagbigay ng dekalidad na edukasyon sa masa. So, siguro ang magandang magiging titulo o kwento ay ako si Doc Cha. Mm-hmm. At kasama mo ako sa iyong pangarap. Yan. Kung aklat ka, ano pong gusto mo? Makapal o manipis? Manipis. Manipis lang? Manipis para mabilis basahin, okay. Simple, nauunawaan ng masa, at higit sa lahat, action more than words. Yan. Opo. Next ma'am, kung ikaw ay parte ng libro, anong parte ka? Body, kasi marami akong ma-share at maraming okay. matututuhan sa akin. Last ma'am, softbound o hardbound? Hardbound. Mm-hmm. Hardbound kasi it's a reflection of my resiliency, focus, and determination. Yan. So, ma'am, huling mensahe niyo po sa ating manonood. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong hapon. At tandaan po, ako po si Doc Cha. Ako po ay kasama niyo sa iyong pangarap. Yan. So, with that, on behalf of the Provincial Government of Cagayan po, headed by our Governor Honorable Manuel Mamba at dito po sa Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Maraming salamat po muli sa isa na namang pagsubaybay dito po sa aming programang Buhay na Aklat, the CPLRC Human Library. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you. Thank you. Ako si Doc Cha. At kasama mo ako sa iyong pangarap.